Yo, what's up sa inyo lahat mga kabalita, WB muli at yun, tayo muli nandito sa ating video reaction na sa ating news reaction na kung saan nandito tayo sa Pinas News Insider, subscribe kayo dyan mga kabalita. At eto na mga kabalita, just now grabe mga media na tameme kay Press BBM harapang pinamuka kay Chris na palpak mga Aquino. At yun, play na natin kung lalaman ito. Ito ang balita ngayon, trending at viral ngayon sa social media, ang di umano'y balitang Chris Aquino, nasupalpal ng katotohanan ni dating Department of Transportation Secretary Arthur Tugade. Pinagmamalaking pamilya ni Chris, wala di umanong naiambag na maganda sa ating bansa. Kapalpakan ng mga dilawan, isa-isang nilantad sa publiko. Ito ang mainit na balitang pinutakti ngayon ng samutsaring komento mula sa marami sa ating mga kababayan. At marami rin sa kanila ngayon ang hindi napigilan ang kanilang sarili na maglabas ng kanilang hinaingat komento sa mundo ng social media. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, ay please huwag kalimutang i-like ang video at mag-subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated pa kayo lalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At eto na nga mga kababayan, ating matatandaan, ipinamukha noon at ipinagmalaki ni Chris Aquino sa mga tao na may maraming accomplishment na nagawa ang kuya niyang si Ninoy Aquino sa loob ng kanyang termino bilang Pangulo ng Bansa. At maging ang mga magulang ni Chris ay pinagmamalaki rin niya dahil marami din daw itong nagawang mabuti para sa bansa. Subalit, isang malaking pagsupalpal ang natamo ni Chris matapos isa-isahin ni dating Secretary Arthur Tugade ang mga kapalpakan ng mga Aquino na itinama ng Duterte administration. Kaya naman Chris Aquino, pinayuhan ng taong bayan na magising na sa katotohanan at alisin ang galit sa puso't kalimutan ng politika. Samantala, hindi naman mapigilan ng marami sa ating mga kababayan na magbigay ng kanilang hinaingat komento sa mundo ng social media. At ayon pa sa kanila, buti si PBBM ang nanalong press. May pabahay, kadiwa, hospitals, helping the farmers, fishermen, building more bridges and airport, and etc. Mabuhay ang Duterte and Marcos Press 2028. Another Duterte and Marcos uli para kontinyo ang unlad ng ating bansa. Alin na sana accomplishment? Ano ang nagawang magandang nagawa ng nanay at tatay mo, Chris? Lahat ng kasamaan, ginawa ng magulang mo at kapatid sa bansang Pilipinas. Opo, sir. Totoo yung laglagbala sa panahon ng dilawan. Alam po sa buong mundo. Salamat at nawala yung kinatatakutan ng mga umuwi sa mahal nating bansang Pilipinas. God bless po sa ating mahal na Pangulo. Nagmahal ng totoo sa bansang Pilipinas. Yun ay si Tatay Digong. At hoping sa ngayon, panahon ay ipagpatuloy yun ang ating mahal na Presidente BBM. Salamat po at nakikita rin yun namin. God bless sa inyong lahat na mga nakaupo mula sa mga mabuting senador. Anong nagawa ng kuya niya? Yung mga banyong dikit-dikit, yung tulay na bumagsak sila, yung flagpole na 10 million peso, yung tulay na walang dagat. Hay nako, never to dilawan pink forever. Sana po isipin na minsan lang ang buhay ng tao dito sa mundo. Huwag pong sayangin ito. Ang pera ay hindi madadala sa kamatayan. Pero ang kabutihan ay tatak sa isipan ng taong bayan. At magpapasalin-salin ito sa taong bayan. Kahit mawala ka sa mundong ibabaw, hinding-hindi ka malilimutan. Dahil naging mabuti at naging paglilingkod sa bayan at ang taong bayan. May narinig na naman ako na hindi ko nagustuhan. Si Chris Aquino, ano na naman ang pinagdadadakdak niya na mga hindi totoo? Pwede ba, Chris, kayo mga Aquino? Nung araw pa, andyan ako, kilala ko na kayo eh.
Bata ka pa na, napakaliit mo pa. Kami ni Rica Fernandez, na ano na mga kaibigan niya at kamadyungan niya, ang nanay mo't mga ano dyan sa Pampanga. Madalas kami dyan sa Pampanga noong araw. Dahil yung kaibigan ko nagkaroon ng business dyan, si Rica Fernandez. At nakilala ko kung sino yung mga nandyan. Tsaka yung tatay mo, kilala namin. Ang tatay mo, ay nung araw kung tawagin namin si Tarzan, ang bansag namin dyan. Kasi pag nalalasing yan, naghihiyaw sa kalye, lalo na doon sa business ng kaibigan ko si Rica Fernandez, yung pop house niya dyan sa may ermita. Diyos ko po, Inday, wala, ano na naman ang pinaggagawa, ang pinagsasabi mo sa publiko? Alam mo ba, paano naging miserable ang buhay ng mga Pilipino? Ilang mga presidente ang nagdaan dyan sa atin. Ginawa ng ama mo at ng ina mo at ng iba pang dyan na naging presidente, miserable ang buhay namin mga Pilipino. Hindi naging mabuti ang buhay ng mga kababayan ko dyan. Naging miserable lahat. Noong araw pa nga si President Marcos, kung konti pa lang ang mga mahihirap na natutulog na naka ano dyan sa squatter eh. Ngayon, pag nakikita ko, sobra ang mga taong kaawa-awa. Nakikita ko yung mga mahihirap ngayon, yung matatanda na walang bahay, walang makain sa Manila man o sa probinsya, eh mabuti pa yung mga vlogger, nakakatulong. Eh ilang presidente nagdaan dyan, ha? Nagdaan ng mga presidente dyan, nanay mo, Aquino, si Ramos, si Joseph, yun na naman, kapatid mo, si Gloria, walang nagawa, walang naitulong, lalong naging pulube ang mga kababayan ko. Kaya nagpupunta sila sa ibang bansa, nagtatrabaho at nagpapaalila na halos sila. Kaya kung matratuhin sila dyan sa Saudi Arabia, sa Arabia, ay grabe. Chris naman, wala ka pang alam talaga sa mundo. Ano na naman yan? Mga pinaggagawa mo, itigil nyo na. Sobra na yan. Grabe na. Ang ginagawa nyo sa mga tao sa atin, hindi nakakabuti, nakakasama pa. Nagiging miserable ang buhay lalo. Lalo na yun nandiyan sa Maynila at sa mga nando sa probinsya nakikita ko ngayon. Grabe naman kayo, maawa naman kayo sa mga tao. Nung umpula si President Duterte, ngayon lang tuminutinuyan, gumanda-ganda. Noong araw, noong si Marcos, maganda pa nga eh. Noong kay Marcos eh. Maganda pa ang buhay nung kay Marcos, mura lahat. Maganda ang palakad niya. Isa maarte na naman si Chris Aquino. Bata pa siya nung makilala ko ang pamilya niya. Batang-bata siya, hindi pa siya artista. Pinakabatang anak ni Noy, ni Noy-Noy. Pwede ba? Tumigil na ka ikaw, Chris, sa kaartehan mo. Kaya kang inaano ng mga baser mo eh. Dahil sa kaartehan mo eh, maartik ka. Masyado kang kaartehan mo. Hindi dapat yung ginagawa mo. Hindi na kayo mananalo. At saka ninikip ang dibdib ko pagka nakikita kong ganyan. Yan si Chris, putak ng putak dyan sa ano. Bakit? Sino ba nag-aano sa nanay niya? At saka sa tatay niya, paano naging hero ang tatay niya? Kilala ko ang tatay niya. Kilala ko sila. Pati si Sumulong. Nakaano ng tatay niya. Kaya galit na galit sila kay Marcos eh. Nung araw eh. Kasi nga wala silang manakaw. Pero mo kinanakaw nila yung mga binabayad natin buwis. O hindi nyo man ako kilala. O ano. Pero sila kilala ko. Tumanda na ako kasing edad ko na rin yan si Duterte. Tumigil na kayo, maawa kayo sa mga kababayan natin, mga Pilipino. Puro kayo kontra, puro kayo dakdak. Wala kayong nagagawa ng mga politika. Yung si Riz Santibero, si Drilon, o kung sino-sino pa ng mga bagong politikang yan. Hindi ako dapat nakikihasa sa mga politikang yan, pero naawa ako sa mga tao nakikita ko na walang bahay, walang natutulog na lang, takpi-takping mga kumot. Bakit hindi yun ang tulungan? Bakit hindi yun ang anuhin nyo? Mabuti pa yung mga vlogger na mga nagbablog ngayon. Nakakatulong sila.
bibigay sila ng ano doon sa mga naghihirap talaga na kailangan ng tulong. Kayo, limang presidente ang nagdaan. Lima. Maswerte na nga lang ibang pamilya ko eh, na nandyan eh. At meron sila kahit konti na makakain nila. Pakaswerte din nila. Pero yung iba na nakikita ko nakakawa-awa ng mga bata, lalo na yung sa probinsya, lalo na yung papunta dyan sa Batangas na nakikita ko ngayon, nagbablog na isang Pilipinong bata na, na lalaki, siya ang tumutulong. Yung si Matubang, si Bal Matubang, ang dami na tulungan na matatanda na pagawa ang bahay. Kayo na nasa politika na wala man lang na ibigay. At yun na nga mga kababayan, ano na ang masasabi mo? Kung mayroon kayong hinaingat komento patungkol sa balitang ito, please comment down below. Pag-uusapan natin yan sa comment section. At kung nagustuhan nyo ang video, ay huwag kalimutang mag-like at i-share na din para mas marami pang makaalam at umabot ito sa marami sa ating mga kababayan. Maraming salamat po! At yun na nga mga kabalita natin na kung saan ito nga yung patungkol nga kay Chris Aquino, na kung saan binibida niya nga yung mga accomplishment o tila ba rito ay sinasabi niya nga na maraming ang nagawa mula sa kanyang ina at sa kanyang pamilya nga mga kabalita natin na pagka-presidente nga, ano, sa pagka-presidente ay maraming ang nagawa to mula kay Corey Aquino at syempre dito nga kay Pinoy nga mga kabalita natin. Yan yung mga ibinibida ni Chris Aquino na kung saan nga sinupla o talagang binara nga siya nito gade mga kabalita natin. At tila ba talaga gustong palabasin no, ni Chris Aquino na talagang marami silang nagawa para sa Pilipinas at marami silang napagawa. Itong Pilipinas talagang umunlad nung hawak nila mga kabalita natin. No? Marami silang naiambag nga sa Pilipinas na magaganda. Yan yung gustong palabasin no, ni Chris Aquino na talagang yung mga Pilipino may utang na loob nga syempre sa mga Aquino nga. No? Utang nga daw natin yung kalayaan natin sa kanila mga kabalita natin. Yan yung ating mga naulinigan mula sa kanila mga kabalita natin no? Dito nga sa mga Aquino na kung saan ang isang ginang talagang nanggigigil at talagang yung galit nga hindi niya napigilan at nilabas niya nga pati yung syempre pagkakakilanlan nga sa pamilya nga ng mga Aquino. At ito nga ang sinasabi niya nga noy-noy araw mga kabalita natin nagsisigaw nga daw sa daan pag nalalasing no mga kabalita natin yung tatay nga daw ni Chris yan ang naisiparating sa atin ng isang ginang na talagang tila ba wala naman talagang nagawa rito nga sa Pilipinas at eto nga dinadamay ba nga sila Drilon at yung mga dilawan nga na nakasuporta sa mga Aquino na kung saan puro lang sila pasarap buhay no na hindi naman daw tinutulungan yung mga talagang nangangailangan ng tulong lalo-lalo na yung mga naghihirap at walang matirhan no yung mga tagpi-tagping bahay yan talagang binanggit diyan na talagang itong ginang sinasampal sila ng katotohanan na talagang pinamumuka sa kanila na wala silang kwenta dito nga yung tanging habol lamang daw nila yung pamumulitika nga at yung sila yung maging bida at yan yung naisiparating nga nitong isang ginang na talagang nanggigigil at tila ba sinasabi nga rito mas mabuti pa nga daw yung mga vlogger may naitutulong o may malaking naiaambag nga no, lalo na sa mga Pilipino na kapos at walang wala nga at yun yung mga nais niyang iparating syempre sa mga politiko lalong-lalo na dito kay Chris Aquino at syempre sa mga kalyado niyang mga dilawan mga kabalita natin. Yun yung mga salitang ipinambabasag ng isang ginang dito at sa kanyang maiinit na pahayag at talagang nanggigigil na pahayag dyan mga kabalita natin. At yun lamang mga kabalita natin, kayo na lang bahalang magkomento sa ibaba ng nais niyong ikomento patungkol dyan. At yun muli syempre nagpapasalamat tayo sa patuloy niyong pagsubaybay at patuloy niyong pagsuporta at pagsusubscribe sa ating channel. At syempre nagpapasalamat tayo dito sa Pinas News Insider, no? Subscribe kayo dyan mga kabalita. At yun mga kabalita, ito malang yung WB hanggang sa muli natin pagkikita mga kabalita.